Ang huling bahagi ng paligsang Urabuto Satsugen ay nagsimula na. Si Noroy ang unang lumaban. Isa lamang pala itong bangkay na sinaniba na mahiwag ng si Bakuju. Nang matalo si Bakuju, satilitan itong ginawang katawan ni Max. Subalit sa bandang huli ay nagwagi ang isip nito at winasak si Bakuju. Ang dalawang master ng mapanganib na Hyōmon Ken. Mabuti naman at nagpakita ka na. Umanda ka ngayon dahil bilang na ang araw mo. Ilang beses ko bang sasabihin? Aray, sakit na na. Ano bang problema mo? Tayo na't magsasanay ka pa. Pero Inkong, hindi na po kailangan niya ni Recca. Kaya niyang kontrolin ang anim na flame dragons. Tama yon. Nakita mo na ba ang mga ito? Well, huwag mo ipagmalaki sa akin ang mga yan dahil hindi mo na sila maasahan ngayon. Huh? Anong ginagawa mo? Ang mga tatak ng dragon. Nawala! Ibig sabihin ba nun, hindi na niya pwedeng tawagin ang mga ito? Hindi pwede yun. Imposible. Labas na natin eh! Saiha! Kuya! Walang lumabas! Ano bang nangyari? Kung may isip ka, sasama ka sa akin para makuha mo silang muli. Paano ako sasama eh? Lumalaban na nga kami. Iisa lang ang kalaban mo. Yan ay si Kure. Huwag kang mag-alala, ibabalik kita dito bago magsimula ang laban nyo ni Kure. Ha? Sandali lang! Oh, ano pang hinihintay mo? Sundan mo na siya, Recca! Ayra, magtiwala ka. Sumunod ka sa matandang yon dahil hindi siya isang kalaban. Oo nga, kuya. Siya yung nagbigay ng mahiwagas ang data sa akin. At isa pa, hindi ka rin mananalo kay Kure kung wala ang flame dragons mo. At habang wala ka, kami munang bahala dito. Pero, salamat. Patawarin niyo ako. Mag-iingat ka, Recca. Kakaasar naman. Saan nagpunta yung matandang yun? Huh? Salamin? Narito po tayo sa huling bahagi ng palisang Urabuto Satsugen. Sisimulan na po natin ang ikalawang laban. Ako po ang naghahakol niyo para sa laban ito. 22 lang ako at single pa. Ako si Teresa. Ang sexy-sexy naman yan! Tinatawagan si Kai mula sa Uruhang Kuranay. At si Aira Kirisawa mula sa pangkat ng Hokage. Pumunta na kayo dito sa ring! Ang espadang yun. Malalaman mo bukas ang katotohanan maging ang taong kumaslang sa iyong kapatid. Siya na nga yun. Sige na nga! Para pagpawisan na ako! Sandali! Ibigay mo na sa akin to, Ayra! Sandali lang, Dilan! Malakas ang kutob ko na ang taong yan ay may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ni Dilan. Referee, si Ayra Kirisawa ang dapat lumaban. Pwede bang palitan ko siya? Sandali ha! Itatanong ko muna kung sasakayan ang mga kalaban mo. Tutol ba kayo? Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Si Dilan at ang kanyang insuwi. Sang-ayon ba kayo, Master Kure? Oo, yan ang dahilan kung bakit nais ko makasama si Kai sa aking pangkat. Kung ganon,
Ang laban ay magaganap na sa pagitan ni Dilan Mikagami ng Hokage at ni Kai ng Uruha Kurenai. Ikalawang laban, simulan na! Teka, nasaan ako? Hindi ko sinasadyang matalsikan ka ng buhangin. Pasensya ka na, Recca. Ha? Huwag maintindihan yun, miss! Nakakahiya, kilala niya ako pero hindi ko siya kilala. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. O paano, magsisimula na ba tayo? Magsisimula ng ano? Flame power! Ano? Wala alam mo na kung away sa'yo ha! Anong problema mo? Gusto mong mabalik ang mga dragon mo sa'yo, hindi ba? Labanan mo sila, huwag kang magtago! Sarap nito ah! Nandiyan ka na pala, hindi ka malang nagsasabi, sandali lang tatang! Bakit kailangan kong labanan ang babaeng yun? Isa lamang siya sa mga dapat mong talunin. Recca, pangalawa na natin itong pagharap. Ako nga pala si Nadare. Ikaw si Nadare? Ang walong dragon ay ang mga naging pinakamagagaling na Flame Masters. Dati silang tao at ngayon naging mga Flame Dragons. Kung nais mong muling mapasayo ang kanyang kapangyarihan, kailangang matalo mo siya. Ganon din ang iba pa. Recca, nang una tayo magkita, mag-isa kang tumayo laban sa aming walong Flame Dragons. Humanga ako sa kagitingang ipinakita mo noon, kaya ibinigay ko sa iyo ang aking tulong. Subalit kung dahil doon ay naging sobrang tiwala mo sa iyong sarili, hindi na kita maaaring tulungan pa. Ipakita mo sa akin ngayon kung hanggang saan ang kakayahan mo. Ha! Huwag niyo akong iismulin! Patawarin niyo ako. Umasa ako ng gusto sa mga tulong na ibinibigay niyo sa akin. Pero sana maintindihan niyo na mas lalo ko kayong kailangan ngayon para matalo si Kurei. Pakiusap, bumalik na kayo. Maswerte ka at napahanga ko sa iyong katapatan. Lumaban ka para sa ikabubuti ng marami. Nadare, salamat, nagbalik ka na. Dauto mo na pala si Nadare. Pumili ka ngayon ng susunod mong mga kalaban. Ako si Saiha. Ako si Homura. At ako naman si Madoka. Pagkatapos, sasagutin mo ang mga tanong ko. Umaasa ka pa ba na gagawin ko sinasabi mo? Hindi kita pipilitin dahil kung saan mo sasabihin. Pareho lang pala tayo eh. Siguro, naging Jushin-shu siya nung pagkalis natin kay Kurei. Aba, nasira niya ang balaban ni Kai. May ibubuga naman pala siya. Ito ang unang pagkakataon na makikita natin ang kanyang mukha mula na mag-umpisa ang paligsahan. Maraming salamat, Dylan. Wala na makapipigil sa akin ngayon. Ay, yabang naman niya. Totoong sinabi niya. Ang hikaw niya. Hindi mo ba nang gusto ng hikaw ko? Sabagay, ito lang ang naaalala ng mga nagiging biktima ko. Pinagbibintangan nila akong pumaslang ng mga taong malapit sa kanila.
Tapos tinuturo ko sila. Ganyan din ang mangyayari sa'yo, Dylan Mikagami. Sa wakas, nakita ko rin siya, Ate Jessica. Sa lahat ng ayoko ay yung pinagtatawanan ako. Hyōmon Ken! Absolute Zero! Hyōmon Ken! Hyōmon Ken, Absolute Zero Return. Hindi lamang ikaw ang biyasa sa paggamit ng Hyōmon Ken technique. Dalawa silang gumagamit ng Hyōmon Ken! Paano? Imposible. Iisa lang ang dapat magmana ng Hyōmon Ken dahil iisa lang ang tinatanggap para pag-aralan ito. Sina Master Meguri Kyosa at Dylan Mikagami lamang ang dapat nakakaalam ng tungkol sa Hyōmon Ken. Nakakatawa ang itsura mo ngayon. Mahiwagang sandata yan, hindi ba? Siyempre naman. Ito ang mahiwagang Hyōmon Ken. Kung ganun, ang iyong mahiwagang espada ay may kakayahang gayahin ang Hyōmon Ken technique. Kaya lang, isa lang ang Absolute Zero na nagagawa ng aking Hyōmon Ken. Pagkakaisa ng apat na bahagi. Hyōmon Ken! Water Snake! Ano yan? Ngayon ko lang nakita yan ah! Hindi niya madedepensahan ang kanyang sarili kung gumagaya lang siya. Iisa lang ang master at ako yun. Hyōmon Ken! Ice Snake! Pareho sila ng teknik! Hindi magkapareho. Ang ginagawa ni Kai ay isang ice net. Mas malakas pa ito kaysa sa ginawa ni Dylan. Ang ibig mo sabihin, Master? Maaaring totoo ang sinasabi ni Kai. Hindi maaaring dalawang master ng Hyōmon Ken. Nabigla ka ba? Ang Hyōmon Ken ni Meguri Kyosa ay pinamana sa ating dalawa. Pero mas nakakalamang ako sa'yo dahil bihasa na ako sa Hyōmon Ken bago ka pa natuto nito. Tawagin mo na lang akong kuya. Hi. Ako si Ryo, ang Katanashi, ang makakalaban mo ngayon. All right. Come on, subdue me and take me inside you. You know you want to. I can see your but My master is such an innocent man. But I'm pretty sure you're going to like this. Please, stop it. You're torturing me. How can I fight a naked woman? Remember, ninjas have been trained to deceive and distract the enemy. And if you can be distracted by a little bit of skin, then you're still just an amateur. Bakit hindi ka pa sumuko? Aking bunsong kapatid. Wala akong pakialam kahit na sino ka pa. Maipaghihiganti ko na rin ngayon ang aking kapatid. Naloko na! Delikado kapag pinairal niya ang kanyang galit! Si Master Kyosa na pinagtawala niya ay nagsinungaling sa kanya. Hindi sinabi ni Master na mayroon pa isang katulad ko. Pero isa lang ang dapat manatili sa atin. Ang isang katulad mo ay hindi ka rapat-dapat magmana ng Hyōmon Ken. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ka sinanay ni Meguri Kyosa? Kung sakali may masama mangyari sa akin, ikaw ang aking pakap. Tama na! Churaramay! Ang problema sa teknik na yan, kailangan manatili sa lupa ang espada mo. Bukas ka sa pag-atake. Huh? Hyōmon Ken! Hisame, freezing rain! Hindi! Ang water shadow titik. Huh? Magaling! Pero hindi ka magtatagal! Ito ngayon ang tanggapin mo! Pagkakaisa ng apat na bahagi ng Hyōmon Ken! Water snake na naman! Talagang wala kang kadala-dala, no? Icicle Snake! Oh. Ibang klaseng technique na yun! Kumbinasyon ng kanyang Hyōmon Ken, Churaramay at Water Snake! Mananalo na si Dylan! Ipinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa technique na ito. Kapag hindi pa niya natalo si Kai, maaaring... Ako ang Master! Hyōmon Ken, Ice Barrier! Kaya kong talunin ang kahit anong iba tumo sa akin! Ano? Nakita mo na? Kuya Dylan! Naloko na! Naubos na ang tubig sa kanya in Sui! Mukhang natuyo na ang iyong mahiwagang in Sui.
para sa akin, tagumpay! Ha? Hindi! Pulungin, Sue! Yan ang sarili mong dugo! Para sa akin, kapatid! Mananatili ako upang maging tagapagmana ng Hyōmon Ken. Ako, Hyōmon Ken! Dahil hindi na muling makabangon pa sudilan ni Kagami, ang nanalo, si Kang! Umagsak po sa dilan, mga kaibigan. Ang pangkat ng Uruha Kurenai ang nanalo sa labang ito. Paano mo nalaman? Hindi ako ang dapat... Sabihin mo sa akin, bakit, Dylan? Bakit? Master, ang huling tira ni Dylan kanina. Oo. Oh, nagkaroon siya ng pagkakataon para tapusin si Kai kanina, subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Dylan! Okay ka lang ba? Dylan! Huwag akong intindihin niyo. Grabe ang tama ni Kai. Ha? Pero hindi ba sabi mo siya pumatay sa kapatid mo? Bakit daming gagawin yun? Hindi. Hindi siyang pumatay. Nalaman mo rin pala? Nalaman ko, pero huli na. At hanggang sa huling sandali ay ihahabilin mo ako sa iyong mga kasama. Kahanga-hanga. Bakit pinaniwala mo ako na ikaw ang pumatay sa kapatid ko? Ano bang bahagi ng kwento mo ang totoo? Ako ang tunay na tagapagmana ng Hyōmon Ken ni Migure Kyosa. Subalit na makita kanya, nakita niya ang iyong potensyal at naisip niyang ikaw ang mas karapat-dapat na maging tagapagmana ng Hyōmon Ken. Pagkatapos ay binaliwala niya ako. Hinayaan niya ako mabuhay upang maging kahalili mo kung sakaling nagkamali siya sa pagpili sa iyo. Para niya akong sinampal sa mukha. Ayoko maging kahalili lamang ng isang tao na 10 taon ang pagkabata sa akin. Kaya ngayon, ninais ko mapatunayan mo sa akin kung ikaw nga ay talagang karapat-dapat at kung gano'ng kakagaling, Dylan. Kaya naman pala nagpanggap siya kanina. Ngayon ay lubos ko na nauunawaan. Ikaw ang mas karapat-dapat kaysa sa akin. Pero ikaw ang nanalo. Huwag mo na akong kaawaan. Alam natin pareho na pinigilan mo lang ang sarili mo kanina. Saan ka pupunta? Isa lang ang maaaring maging tagapagmana. Total, hindi rin magtatagal ang aking buhay. Kai! Iiwan ko sa iyo ang isang katotohanan. Ang taong pumaslam sa iyong kapatid ay si... Megure Kyosa. Hindi totoo yan! Dahil sa hangarin mo makapagiganti, madaling tumaas ang iyong kakayahan. Yun ang nais mangyari ni Kyosa nang paslangin niya ang iyong kapatid. Dylan Mikagami, ikinararangal kong ikaw ang aking naging huling kalaban. Sana'y matapos ang iyong paghihiganti. Paalam. Ha? Kai! Yan pala si Setsuna. Tumayo ka na dyan, tatang, dahil ikaw na ang isusunod ko. Sige na. Ako? Alam ko kung sino kang talaga, kaya kukunin ko ang kapangyarihan mo. Okay? Kwaku? Tabaka!